Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So sa NBA draft na ito ay isang player nga ang inaabangan ng lahat at yan ay si Victor Wembanyama, isang 7'5" o kung ilan man ang height nga na may guard skills, dubbed as the future of the league, the greatest prospect of all time since LeBron James, and consensus number 1 pick kahit na hindi pa nagsisimula ang NBA draft lottery last month. Ganun pa man, isang European prospect nga sa palagay ko na hindi nabibigyan ng tamang pansin. At yan ay si Tristan Vuksovic na taga Serbia. Siya ay isang 7-footer na may magandang tira sa labas at mabilis para sa kanyang size. May handles at kayang gumawa ng kanyang sariling puntos. Nang makita ko nga siyang maglaro sa draft combine, una kong naalala sa kanya ay ang kanyang shooting form ay hindi nalalayo kay Marc Gasol. Sa style of play nga niya ay parang pinaghalo siya ng mga other Serbian talents. He is a mixture of Bogdan Bogdanovic and Nemanja Bjelica. Sa mga highlights sa pinapakita ko sa inyo ay nagtala siya ng 21 points in 17 minutes versus other draft participants. Ganun pa man ay rank 35 lang nga siya sa ESPN. In fact, projected siya na ma-draft as mid or late second round pa. But again, Nikola Jokic was drafted as 41st pick nga mga kaibigan, but also Darko Milicic was drafted as the number 2 pick. Hindi naman natin sinasabi na magiging kasing galing siya ni Nikola Jokic, dahil unfair nga yan. Ang ikumpara siya sa isang generational talent, 2-time MVP and one of a kind player, hindi nga patas yun. Ganun pa man, base sa kanyang skill set and size, deserving nga siya ng at least mid or late first round pick. Kung sino man nga makakakuha sa kanya sa second round tulad ng projected sa kanya, malaking steal nga ito sa draft mga kaibigan. 7-footer nga ito na kayang maglaro ng small forward position naturally at hindi pilit. Nakita nga natin kay Michael Porter Jr. na may height na 6'10" kung anong advantage na nagagawa nito. May experience din siya sa ACB Liga at Euro League. Ang kagandahan sa kanya ay magaling siya na post-up player. At kung ilalagay mo siya sa small forward position, automatic mismatch nga ang karamihan na matcha para sa kanyang tangkad na 7-foot. Sa katawan naman ay typical rookie na medyo may pagkahilaw pa. Ganun pa man ay nagkaroon na nga siya ng experience sa depensa ng mga NBA veteran na tulad nila Pau Gasol. At kung titingnan natin ang kanyang body build, ang lapad nga ng kanyang balikat, easily ay kaya siyang patigasin sa NBA. Sa depensa ay solid shot blocker siya sa EuroLeague. May kabagalan pa ng konti ang kanyang paa para sa mga small forward sa NBA. Ngunit kaya niya nga depensahan ang mga pick and roll situations. Kung sa opensa ay sobrang linis na nga ng kanyang jump shot, decent handles, can post up, at madali nga siyang gamitin sa pick and pop situation style sa kanyang range and quick release. Passing ability ay decent, not Bjelica or Jokic level, ngunit decent nga ito. Every European player nga ay may lamang kadalasan sa mga American players pagdating sa IQ, dahil from a young age ay tinuturo na nga sa kanila ang team basketball philosophy at hindi one-on-one. Few years ago, ang mga player na katulad niya ay considered as a unicorn, pero ngayon ay projected na lang nga ito bilang isang late second rounder. So mabilis nga nang babago ang panahon, ganun pa man hindi nga importante kung anong number siya mapili, nasa performance pa din naman niya ito, dumadami na nga mga Serbian players sa NBA. Alam naman natin na madami nga ang Lakers fan dito at kapag nagbasa ka nga sa social media ay madami ang gusto na kunin siya ng Lakers. Well, may chance nga dahil projected siya as mid or late second round pick at hawak ng Lakers ang 47 pick. Ganun pa man, no reports na interesado dito ang Lakers. Habang Spurs naman na hawak din ang 44th pick ay napapabalita na may interes sa kanya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?